Ayan mga ka-TruePards, unbox na natin yung ating nabiling remote control ng Devant, no? Remote control, original. Pag ito hindi original, nako, isasoli ko talaga ito. Ayan, Devant, nakabalot pa siya, no? Grabe, balot na balot. Sabagay kasi kailangan talagang ibalot ito ng ganito dahil sensitive yung remote control. So, itong ito siya mga ka-true parts, no? Ganitong-ganito talaga siya. Meron siyang mga katulad nito, yung binanggit ko nga kanina yung mga 120 plus. Pero iba yung feature niya, hindi talaga yung katulad ng remote namin. Ito talaga, kamukhang kamukha, ano? At tininan ko yung number nung kanyang ito. Yung, yan, yung sa baba ng, yan, makikita po ninyo. Yung sa baba ng Devant, meron siyang number dito. Yan. Yan yung number ng remote control namin. Actually, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na maraming remote control din na universal, pero hindi siya yung talagang parehong-pareho ng number. Yung iba parang yung dulo ay 8D, 8C. So, hindi ko alam kung compatible yun sa aming flat screen TV. So, ito ay talagang original and legit na remote. Kasi as in ito talaga yon. Sabi ko nga sa inyo mga ka-true parts, kung ano nangyari dun sa aming remote control, as in yung pet niya ito, tapos basag-basag yan kasi ilang beses na tinatapon ni Tala. Nung nakaraan, sabi ng ate niya, hindi na gumagana yung remote. Pagbukas kong ganun, talagang totally nagbaklasan, hiwa-hiwalay. So, yan, okay. Successful tayo mga ka-true parts. No? Makakanood na kami ng YouTube at saka Netflix sa aming flat screen TV. Ayan po. Kaya ang advice ko sa inyo, pag bibili kayo ng remote control mga ka-true parts, ay may number yan, yun yung hanapin ninyo para original. At huwag mang hinayang mga ka-true parts, no, na gumasto. Sabi ko nga sa inyo, kahit ngayon tingnan nyo sa Lazada yung mga remote control universal, marami talagang mga mura, no, may 120, may 200, may 300, pero mas pinili talaga natin yung original na worth 941.50, no? Ibig sabihin ito yung talagang ano, original na kanyang remote control. So wag natin panghinayangan yun. Pero syempre, kailangan ulit itong ingatan at ilayo na kay Tala, no? Para wala na siyang mapaglaruan. So ang gagawin ko mamaya ay hindi na namin tatanggalin ito, yung balot niya, para ganyan na siya. At lalagyan ko rin ng konting tape, no, para aksidente man ulit mahawakan ni Tala ay hindi na ganoon ka laki yung epekto ng pagkabasag ng remote. So mali mga ka-true parts, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan na i-like itong video na ito kung nagustuhan po ninyo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Direk Boji Vlogs. So maraming salamat mga ka-true parts. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!